Dito tayo. Endemic sa Mindanao ang Varanus kumingi. So, monitor kita mo ang defense niya. Talaga mga gat siya. So I won't dare hold this monitor without these gloves, ano? Okay. Kuan mo na yung gun. Sukatin mo natin. Kung nasa wild, hindi magiging ganito kataba ang bayawak na ito. So it's very useful to use safety shoes. Kundi, nako, puto ng daliri nyo. Grabe, oh. Hiwa, oh. Oh my gosh. Kung balat ko yan, wak-wak talaga, oh. Grabe yung power ng kagat niya. And para ma-tear niya yung flesh, pagkakagat niya, inaangat niya parang gano'n, no? Amazing! Ang isang bayawak na nasa loob din ng kulungan, nagkasugat daw dahil sa kagat ng malaking bayawak. Check natin muna to. Ayan, dadamputin ko na. 1, 2. Ayan, may mga sugat siya sa leeg. So gagamutin natin to because reptiles when they get infected pwedeng ikamatay nila, no? Dahil sa laki ng sugat, kailangan itong tahiin. Karamihan ng mga hayop sa center ay rescued o mga hayop na ibibenta sana ng mga poacher. Para hindi lumala ang sugat sa paa, binigyan ko na ito ng lunas at tinuro ko na rin sa may-ari kung paano alagaan ang sugat nito. Pero kung may nakaligtas, may ilang hayop din na hindi pinalat. Oh, kwento mo sa amin, ano ba nangyari dito? Baha na kasi mga tigatuhod na. Tapos sa sobrang pagmamadali naman, siya lang yung nadampot naman. Oh, babae ba to, lalaki? Lalaki po, si Andres. Andres. Out of 9, siya na lang yung nag-survive, si Andres. Para mailigtas sa mga alagang hayop sa parating na kalamidad, gaya ng bagyo, may mga dapat tayong tandaan sa mga maliliit na hayop gaya ng mga aso at pusa. Huwag iwanang nakatali o nakakulong, lalo na kung sa lugar na binabaha, para hindi malunod ang mga hayop. At kung sakali ay mabigyan sila ng pagkakataong makalangoy at masagip ang kanilang sarili. Sa barangay Anos, kitang-kita ang epekto ng bagyo kahit 2 linggo na ang nakararaan. Yung mga remnants pa rin, mga sira ng bagyo dito sa kabahayan nila. Maging ang mga alaga nilang hayop, damang-dama ang naging epekto ng bagyo. Binigyan ko siya ng gamot para hindi lumala ang kanyang sugat. Okay. Hello, yeah, huwag kang takot. Relax. Relax. Kami mga veterinaryo, responsibilidad naming masiguro ang kaligtasan ng mga hayop, mapa wildman o alagang hayop. That's why paulit-ulit namin ginagawa itong mga stories namin about rescue centers, about rescue is para mapaiabot namin sa inyo na the cage is not the place for the wildlife. It's the forest, it's the mountains, it's the rivers and lakes. Doon dapat sila nakatira. Ako si Doc Nielsen Donato. Ako si Doc Ferds.
born to be wild.